isang maalab at mapagpalayang pagbati po sa inyo, mga ka-pepsters. Ikinalulugod po namin at ikinararangal dito sa PEP na kapiling po natin ngayon bilang mga panauhin ang direktor at mga bida ng pelikulang Bonifacio, ang Unang Pangulo, mga ka-pepsters. Batiin po natin si Direk Enzo Williams, Vina Morales, at si Bonifacio mismo, Robin Padilla. Mabuhay, mabuhay. Robin, kasi 'di ba nung dati nag-uusap tayo sa Instagram yata noon, meron kang nilagay na parang test shot mo yata ni bilang Raha Sulaiman. Pero bakit Bonifacio tong ginawa mo? Ito kasing Andres Bonifacio, isang pangarap lang 'to ng dalawang magkapatid sa Katipunan. Kaming dalawa ni Direk Enzo, na hindi ko po talaga akalain na mangyayari. Dahil para po sa akin, napakalaking pelikula nito. Mahirap kunan ng producer. Mm-hmm. 2 years ago, nung nag-usap kami ni Direk at sinabi niya sa akin na hindi ako titigil hanggat hindi nagagawa at nabibigyan ng hustisya si Andres Bonifacio. Tinignan ko lang si Direk, parang matindi ang pangarap nitong kapaligid na ito. Yun ang pumasok sa isip ko na hanggang marami na akong nakausap ng mga kapatid sa ibang bansa, na Singapore, Malaysia, tsaka Indonesia, gustong gawin yung Raja Sulaiman. Mm-hmm. Yun talaga ang original na hari ng Tondo. Yun talaga ang original na gagawin namin. Hanggang Spain ako, nananahimik ako sa Spain, nag-aaral ako, may nangungulit sa akin. At yon yung producer ng Andres Bonifacio, si Rina Navarro. Sabi niya, si Direk Enzo Williams daw, meron nang nakuha ang producer. Hindi ako makapaniwala, sabi ko, totoo na nga yata ito, umuwi ako. Pag uwi ko, planado na sila lahat. At yung palang 2 taon na yon, hindi talaga tumigil si Direk na nag-prepare para sa Andres Bonifacio. Yun ang nangyari. Anong mga paghahanda mo para dito sa role mo? Para sa akin, buong buhay ko na yata, magmula nung lumabas ako sa Bilibid, iginugol ko na ang sarili ko sa pagsasaliksik ng kasaysayan. Kaya, nung dumating itong Andres Bonifacio, hindi ko masasabing nagkaroon pa ako ng matinding preparasyon. Hindi na talagang. Para akong hinanda. Hinanda ako para sa araw na natakdang dumating na ito. Kay Vina naman. Vina kasi, di ba, ikaw yung napiling leading lady. So, anong pakaramdam mo nun, nung ikaw nga yung napili? Actually, dami na kasi na usap-usapan noon na gagawa kami ng movie ni Robin, which is, ang dami rin namang nagre-request na mga fans namin dalawa kasi it's been years na hindi kami nagkaroon ng pelikula together. So, marami nagre-request ng ganyan. And then, hindi natutuloy. So, ako, hindi natutuloy kasi parang tanggi mo. Hindi natutuloy. Kaya sabi ko, ay naku, hindi na ako aasa. Until, Ms. Rina texted me and called my manager and said that makakasama ko raw si Robin sa isang pelikula. Sabi ko, totoo ba yan? Baka naman hindi na naman matuloy at mag-i-expect na naman ako. Until, yun nga, nung pinatawag na kami, and then nag-first shooting day na kami, sabi ko, ay tuloy na tuloy naman. Totoo na. Kasi oo, totoo na nga. Kasi ito na yun, nangyayari na eh. And I'm just so thankful that ako yung isa ako sa mga napili nila na maging artista dito sa Bonifacio dahil napakalaking pelikula ito. I believe that I can pass this on to the next generations kasi totoong naganap ito eh sa buhay ni Andres Bonifacio. So magandang edukasyon ito para sa mga kabataan ngayon at sa mga susunod pa ng mga henerasyon. Kaya ako, I am thankful. Thank you, Direk, to Philippines Productions and of course to Robin sa pagpili sa akin sa pagganap ng kanyang. Ako thankful ako. Kumusta naman kay Mrs.?
Hindi, naguluhan ako. Baka misis na Oriel. Hindi, hindi. Misis kay Mariel. Kay Mariel. Kumusta naman? Ano, eh, talagang paborito naman ni Mariel si Vina. Tuwing tinatanong siya kung sino ang yung leading lady, lagi niya sinasabi si Vina. Ah, si Vina. Si misis mo na si Mariel talaga mo. Oo, lagi. Lagi yun. Yung sa maalaala mo kaya, una niyang sinabi si Vina. Yung mga ibang proyektong di natuloy, lagi yung sinasabi si Vina. Ito, nung tinanong siya. Magkalinawan lang, no? Na si Mariel talaga pumili. Baka sabihin kasi, ay, mukhang may binabalik si Robin na mga ganun eh. Ah, hindi, aminado din naman si, ano, doon, si Mariel. Kasi si Mariel artist din yun. Alam din niya na sa alam pelikula talaga, kailangan may magic. Hindi po pwedeng walang magic. Para yun din naman ang nakita ko na gusto ni Miss Rina at saka ni Direk. Yung instant nandun. Actually, ang nakakatuwa nga kasi there are scenes directly by na napaka-seryoso dahil syempre seryoso itong pelikulang ito. But because of me and Robin, yung team up namin, nagkaroon tuloy ng parang naging realistic yung ano na parang, uy, may kilig, may rapport, may connection. Yun nakikita sa screen. Kaya napakasimple lang ng mga eksena na bibigyan namin ng justisya, ng buhay. Because of course, everyone knows naman na we had passed, you know, yun doon yung kilig. Yun, kaya siguro, yun lang yung thankful kami kasi hindi nawawala yun. Pero paano ka nga pala naghanda para dun sa role? Nag-research ka ba na gano'n tungkol kay Oriang, kay Gregora de Jesus? I did Oriang before but only on TV. But of course, yung ano kasi, iba naman kasing atake dito diba? Because we're talking about our personal life, yung pag-iibigan ni Bonifacio at Oriang. Yes, yung love story yung nila. Love story nila. So kakaibang research naman yung ginawa ko rin on my side. So kay Direk, kasi yun nga yung pagkakasabi nila, ginawa nila as lovers, hindi bilang Bonifacio bilang matikas na bayani, revolusyonaryo, pero more on mas tao ba siya? Tama ba yung ano? Yes, parang ganun talaga yung plan namin. We follow the story of Andres as a man, paano siya nagsimula. Para maintindihan mo kung bakit siya nagkaganan kaysa magsimula ka as bayani na kagan. You need to understand bakit niya ginawa yung mga kailangan ng lumin. So yun yung nangyari. So mabuti na nga na may chemistry kagad sila. Yun dinevelop namin yung paano siya nagtigawa. Ano ba talaga sila before? Ano si Andres before bago siya naging supremo? So that's why we have to make him human first. Direk, so you're virtually new to the industry, tama ba ako? Pero kaya konting background nga about yourself po. Studied film for 2 years and then I did this is my first feature film. So after graduating 1 year practice ulit and then suddenly this one na given a break to make this movie. Tapos nabanggit kasi ni kapatid na nung ginagawa, kino-conceptualize mo yung ano, yung Bonifacio. Yes. Siya na talaga yung nasa isip mo. Wala namang iba eh. Wala namang ibang, kumbaga, sa pag nagalit na si Bonifacio, parang siya yung isang bagay na talaga. Once na naramdaman na yung kailangan mo, revolusyon, all na suffering and walang iba. So parang yung character ni Bonifacio talaga, malapit eh, no? Sa ano, kay Robin. Gawa rin kami ng census actually before. Nasa Spain pa siya, managihintay kami. Tanong kami sa regular tao, karamihan sinasabi talaga mas bagay sa tao. Tapos ano, kasi alam naman natin sa mga ganitong tipo ng pelikula, merong, lalo na kung bayani, real life story, hanggang saan ba, ilang porsyento ba yung cinematic license, artistic license ng ano? Napaka-konti talaga. Dahil yun nga yung plan namin talaga is to tell the real story ni Andres Bonifacio. Yung sa story niya, halos walang cinematic license. More on yung mga kalaban, yung mga costume, yung mga ganun lang yung mga cinematic license natin. Kung gaano karami, yung mga lumusog, gaano karami. May ano ba? May ano ba kayo with NHI? Pakikipagtulungan? Yes, yes. Research, lalo na kay Dora Milagros Guerrero, yung napaka-konti naming cinematic license, pinaalam ko pa sa kanya. She was good with it. Sabi niya talagang, you can tell a better story with you know, tatagdagan mo ng cinematic license. Si Dr. Guerrero is from the National Historical Institute. She was yata before, but she's the main authority
authority pagdating kay Bonifacio. So ano, kumusta naman katrabaho tong dalawang to? Actually, parang wala na akong ginagawa. Sa totoo lang. Everybody has, is really good with their department. Pagdating kay Robbie naman, laging take one. Nasa puso na niya si Bonifacio. Siya na yun pagdating niya. Laging take one niya. Talaga, laging take one. Yung dedication niya, I think 5 days yata before we start first day, nandun na siya sa city. Hindi, sa totoo lang, like, days and days before, nandun na siya. And then, talk, we always talk about it. Kaya pagdating sa set, wala na akong ginagawa. Talagang nabibigla na nga ako. Ang daming lines sa movie na wala sa script. Na it turned out really, really good. Dahil pag nasa mood na siya na siya si Andres, yung mga nararamdaman niya lahat eh. Nasasabi niya pa talaga yung mga mas dapat sabihin. Ang dami. Katulad nung nasa trailer natin, at nung taon nung kami nung lalipin, wala sa radio. Pero when he was there, it was like perfect lines para sabihin. Kaya wala na akong ginagawa. Si Vina, napakaba ng pasensya actually sa mga part. Pero pag... Kasi hindi pumapasa kay Direk kapag hindi siya happy. Kasi na, as a director, alam na niya kung paano yung gagawin yung isang eksena. If he sees na parang, ay, I think there's still more na maipapalabas mo. Until hanggang maubos ka, and then he decides, okay, I think I like the take 3. Or I think I like the first take. Ganun siya. So, uubusin ka muna niya ng emotion. Kasi I know he thinks that you can give more on the scenes. So he doesn't care maski gaano katagal gawin ng isang eksena because he wants best for us, for everyone. Kaya, I'm lucky that I get to work with you today. I'm lucky. It's an honor. Pag nakita niyo si Vina on the scenes, imposibleng ikaw ko, lalaki ako, naiiyo. So direct ano after this may ano na ba may nakaplano na ba sa iyo may mga ano na ba tayo aasahan yung mga sinasabi we have plans meron akong project na sa puso ulit kasama si Robin hopefully Robin kasi nung mga nakaraang pelikula mo laging kung hindi base sa tunay na buhay base sa isang tunay na tao real life mismo tulad ni Ongkoy doon sa Sangalan ng Ama. Parang nahihilig ko yata ngayon sa mga ganyan, biopic. Ano bang... May parang ano yung advocacy din natin na sa panahon ngayon kasi sayang naman yung ibinigay sa ating... Para sa akin kasi kapangyarihan to eh. Na ma-impluensyahan natin ng maraming tao na mabuhay yung pagkabayani nila. At hindi imposibleng maging bayani. Kasi nagawa nga nung mga unang tao, tayo pa. Nasa atin ang lahat ng tools. Dati wala naman silang cellphone, wala naman silang text, wala naman silang Instagram, wala silang FB, pero na-organize nila ang libu-libong tao. Tayo pa ngayon. Yun lang yung akin. Sayang naman kung uubusin ko na lang itong natitirang buhay ko para sa commercial na pelikula. Hindi na, yung mga bata na lang ang gumawa ng commercial. Tayo, nasa edad na tayo para gumawa nung iiwan natin. yung pwedeng kahit lumipas ang panahon, babalikan, tapos may matututunan pa rin. Tama ba ako? Yung parang sinabi ni Vina kanina, yung iiwan mo. Meron ka ng yung mga darating na henerasyon. Naaalala ka pa kasi may ginawa silang ganito. And they will really learn a lot from this movie. Kaya nga naging isang pangulo siya at naging bayani siya. That means marami siyang pinagdaanan or obstacle. So meaning, maraming matututunan yung mga kabataan ngayon. It's really good for school ha, na yung mga estudyante na mapanood nila. Kasi mas clear vision clearer vision than nababasa nila. Diba? Sa libro. Kasi kailangan natin yan history yan eh. But if you watch it on big screen, nandoon na lahat kompleto na eh. So I would really encourage everyone, yung mga kabataan yun, that they would really watch the movie. Magandang gawing required movie to watch for the mas mga estudyante, no? Sana. Sana. Kung hindi naman gawin ng paaralan dahil kasabwat na rin kasi ibang paaralan para iligaw ang mga tao, siguro ano na lang, mga magulang. Parang palagay ko, panahon na rin para yung mga magulang magbigay din sila ng panahon para doon sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Dahil
alam mo, kapatid, kapag ka ang ugat daw na napakababaw ng puno, bumabagsak agad yung puno na yun. Dapat yung ugat eh malalim. At lalalim lamang yan kung malalaman ng mga bata kung saan sila nagmula. At gusto ko rin pong sundan na natuto na po kami, ano, sa katulad ng binanggit mo, na paggawa ng historical, etong pelikulan to, more of entertainment ito. Ito po ay ginawa ng aming director at aming mga producer na mag-entertain. Hindi po ito nung katulad ng mga nagawa na naming historical na, na masyado kaming nag-concentrate dun sa pangyayari, nakalimutan namin yung kasalukuyan. Ano? Ito, hindi. Nag-concentrate yung aming director at aming producer sa kasalukuyan at tinibigyan lang ng pagtanaw yung nakalipas. Kaya po may entertain kayo, hindi po kayo pagpasok ninyo para kay sinermo na. Hindi po. Mabigat agad. Hindi ganun. Sa buhay ni Babin, na sa isang partners, may mga ligawan, mga ganun. So, nandun yung natatakal yun. So, it's a very light when it comes to sa aming dalawa. So, but yung mga action scenes ay the best talaga. Mapapanganga ka naman parang, what? Nagagawa natin ito sa Pinas. So, diba? At yung stunt director natin directly, yung director na naging ano siya ng sa Hollywood siya, sa Hollywood siya. Si Sunny season. Si Master. Di ba hangover siyang gumawa nun? Hangover. Marami siyang ginawa. Si James Bond gumagawa. Kasama ni Direk sa Amerika. At isang pusong Pinoy din sapagkat ginawa niya itong pelikulan to dahil naniniwala siya sa proyekto. Hindi ito nagkausapan ng budget, yung mga ganun ano. Nabanggit mo na yung tungkol doon sa pagiging light ng movie. Ngayon, yung tanong ko sa'yo, nung malaman mo na ikaw nga yung leading lady, kumusta naman yung unang pagkikita niyo uli ni Robin at unang pagkatrabaho niyo uli? Pero bago masagutin yan, magbabalik po ang pep. Ganda mo yung sagot mo, ha? Ay, ewan ko sa'yo. Now, it was a good experience na nakasama ko siya ulit, nakilala ko siya ulit, yung panibagong Robin. Masayang masayang.